kahit na ang naranasan niya sa kamay ng isang malupit na nilalang. Di na maibabalik muli ang dangal na ninakaw sa kanya dahil siya ay muntik panlit lang. Kay pait na siya ay 11 anyos ang edad. Nagmula pa sa pamilya na payak ang kalidad ng pamumuhay ng magulang upang siya ay makatapos. Hangad nila na balang araw siya'y nasa maayos na lugar at tatang-atang ang diploma sa kamay. Ereregalo daw niya ito kay tatay at inay. Nais daw na maging guro sa mga elementarya. Limang baitang noong nagsimula na ang trahedya. Isang tirik na araw, alas 12 ng tanghali, siya'y naglalakad na mag-isa doon sa kalye. Nung may biglang lumapit na pulang sasakyan, kinuha ang kanyang loob na nga kung may laruan na manika at kaya agad-agaran ng sumama. Sa di niya kilala, agad siya nagbigay tiwala dahil bala sa musmos at hindi pa nga wasto ang pag-iisip. Mas inisip nilang makipaglaro ng taguan. Kay pait na ang naranasan niya sa kamay ng isang malupit na nilalang. Di na maibabalik muli ang dangal na ninakaw sa kanya dahil siya ay munting paslit lang. At di na puana ng antok at nang lumaon nagising dahil sa pagkakatok. Ang kalabog at halakhakan lamang ang naririnig ng ibinilat ang mata kung bakit siya'y nasasahig. Bakit napakamalawak at napakadilim, tanging ilaw ng gasera ang nag-iisang ningning. Sa may tahimik ng silid at may nag-iisang pintuan, bigla ang may pumasok na tatlong kalalakihan. Biglaan umiyak noong bigla siyang itinali. Halos maganda pa ako sa sigaw na di mawari. Walang makarinig sa may lugar na kung saan nag-iisang haligi at sila'y walang matakbuhan. Minules at sinaktan at pinaranas ng sakit. Di nampi bawat bahagi sa nagmumunting pasli. Siya ay binaboy ng husto nang walang takot sa taas at ginahasa nang walang pag-alinlangan ng bakas pa ng dugo. Kay pait na ang naranasan niya sa kamay ng isang malupit na nilalang. Di na maibabalik muli ang dangal na ninakaw sa kanya dahil siya ay munting paslit lang. Sumapit ang kinabukasan, alas 5 ng umaga, noong napadaan ang isang ginang sa kalsada. Biglang napalingon, sabay binali ng tingin. Sa may gilid ng basurahan siya ay napadaing na kung bakit duguan, nakabusal ang bibig at walang saplot at tila paggalaw panyipilit. Hinawakan ng kamay at kinapa kung may pulso nang may tumulong luha sa mata. Animoy tuliro, isinugod sa gusaling pagamot ang tulala at tila di na makakilos at makapagsalita. At agarang dumating kaniyang dalawang magulang nang umiiyak, may galit at puno ng kalungkutan. Sumisigaw na sana'y may hustisyang dumating, katarungan at liwanag sa mundo na madilim. At bakas pa sa mata ang mga takot na sinapit sa pagkagapos sa panika lang humihiwatig sa paslit. Kay pait na